Matapang, ito ang kadalasang naglalarawan sa isang bombero. Dulot ito sa panganib na kinahaharap ng trabaho, kaya't walang nagnanais na harapin ang nakakabulag na usok at malaimpyernong apoy na kadalasay almusal ng mga bombero. Halos daang-daang bombero ang naniniwalang nasa hukay ang isa nilang paa dahil bawat tugon sa respondent nasa bingit sila ng kamatayan. Paano kung ang mga taong sumasagip sa atin ang kailangan naman nating sagipin? Hi mga senior fire officer for Pablito, City Castro. I'm 29 years in service in the Bureau of Fire Protection. Yan, na-experience ko noon na nag-respond kami sa sunog. Tapos, nung nasusunog na yung isang building, biglang lumaki yung apoy. Tapos, what? Two story? Tumalon ako sa floor. Hindi biro ang pagiging isang ganap na bombero dahil bukod sa pagkayod nila maghapon at magdamag para matustusan ang mga gastusin ng pamilya, kailangan muna nilang harapin ang mga panganib na dala ng trabaho gaya ng suffocation o ang madilim at mainit na kamatayan. Maliban sa pang-araw-araw na kapahamakang dala ng trabaho, pati rin nila ang mga suliranin patungkol sa kakulangan ng tao, kagamitan, at higit sa lahat ang suportang pinansyal ng gobyerno. Dahil sa kakulangan ng tauhan sa istasyon, wala ibang maisip na paraan ang mga tropa kundi magtrabaho ng higit pa sa sinumpaan nila. Sa tuwing sasaklolo, ito dapat ang lulan ng tauhan ng isang fire truck, ngunit sa kasamaang palad, dalawa lamang ang sumusugod sa panibagong gera ng buhay, kung saan ang lakas ng 7 tao ay kinakatawan lamang ng 2. Para mapunan ang pagkukulang sa tauhan, mayroong nire-recruit ang lokal na gobyerno na fire volunteers at fire aides, at sa kasalukuyan, mayroong 10 locally employed na fire aides ang lokal na pamahalaan ng Bacoor, at isa na rito si Enrique Nazaro III. Naranasan ko na ako driver, ako nurse. So, pagdating sa fire scene, ako lang mag-isa. Hababa ako sa driver seat, lilipat ako sa likod para mag-treat ng patient. Yeah. So, ganun kahirap ang work dahil. Hindi madali ang sumagot sa tawag ng tulong ng publiko dahil bukod sa pag-apulan ng sunog, kinakaharap din nila ang pighati at galit na mamamayang naapektuhan ng sunog na kahit umubog sa hirap ang mga bombero sa pagpatay ng nakamamatay na apoy, ni pasasalamat ay wala silang natatanggap. Pag-responding mo, misan dyan na nakaagawan ka ng hospital, misan papaluin ka ng yung ulo, biglang may papalon lang sa ulo mo. Ganyan, agawin ako. Tapos, tutunga ka ng baril. Masama talaga loob. Kaya lang, ayun nga, sila na nga ang iyong tutulungan, puproteksyon na. Pero, titiisin mo na lang yung masama na loob mo. Kasi tinanggap mo yung tarpaho na ganyan. Bukod pa sa kakulangan sa tauhan, hikahos din ng BFP sa kagamitan na kung minsan salat na nga, ay wala pa sa hustong ayos dulot ng kalumaan. Ayon sa datos ng Bureau of Fire Protection o BFP, ang ideal na ratio ay isang fire truck para sa 28,000 tao ng isang bayan. Subalit, sa lugar kagaya ng Cavite na may humigit kumulang 3 milyong populasyon, kaya ba ng BFP mapunan ang kakulangan sa kagamitan kung mayroon lamang 38 fire truck ang nasabing lalawigan na kung saan 18 roon ay mula pa sa local government units? Bukod sa fire truck na kanilang pangunahing ginagamit sa pagresponde, isa rin sa suliranin ng tropa ang kakulangan sa firefighting equipment kagaya ng bota, fire coats, at hose. Minsan, yung mga firefighting gear, kami na bumibili ng sarili naming mga bota, fire coat, para maproteksyon na lang yung sarili.
Kasi pag pinabayaan mo sarili, wala nang supply. Di ko ang kawawa naman pag may kamerong mga oxygen. Ayon kay De Castro, hindi madali ang pagkuha ng mga bagong equipment dahil bago pa ito dumaan sa kanilang mga kamay, natupok na ito ng napakahabang proseso ng procurement at release. Kakatwang isipin na kada sabak ng mga bumbero sa bawat hiyaw ng tulong ng sambayanan, kapalit lamang nito ang katiting na saklolo ng gobyerno para maisalba ang kanilang buhay. Kahit kaunti man lang nakasiguraduhan na sasabak sila sa susunod nilang laban ng handa, ay siya pang pinagkait sa mga ito. Sa bawat paghihirap at pagsasakripisyo ng mga bumbero, lingit sa kaalaman ng publiko na ni sahod ay hindi kayang matapatan ang bawat pangmamaliit at pananakit nila sa mga ito sa tuwing sila ay nahingi ng tulong. Na marahil sumagi na sa isip nila na sapat ba ang kinikita nila para sa ganitong trabaho na bukod sa pisikal lamang ang lubhang naaapektuhan, pati na rin emosyonal at mentalidad ng mga bumbero. Hindi kami napapansin, hindi parang dinibigyan ng halaga yung ano, taga-bureau file. Dapat kami ang pahalaga ng ano, ng gobyerno. Kasi nga kami 24 hours na nakamonitor sa kanila, nagliligtas na kanilang buhay at saka ari-arian. Para naman kay Fire Aid Dalzaro III, nararamdaman niya at ng kapwa niya bumbero ang pagsasawalang bahala sa kanila ng gobyerno dahil pumapatak lamang sa 4,000 piso ang sweldo nila kada buwan na kung tutuusin ay hindi sapat pang tustos para sa pang-araw-araw na pangangailangan niya. Ngunit gayunpaman, handa pa rin tugunan ng mga bumbero ang bawat tawag ng saklolo ng taong bayan na kahit ilang yabag ng paa ang naihahakbang palayo mula sa sunog, iyon naman ang siyang tinatahak ng mga bumbero palapit ng palapit sa nagliliyab na apoy na kung saan daliri na lamang ang layo mula sa kamatayan. Para sa mga bumbero, mahirap lumaban sa digmaan na lingid sa kaalaman nila kung may daratnan pa silang panibagong sikat ng araw. Punong-puno ng alinlangan kakaisip sa posibilidad na baka bukas ay hindi na nila makita ang mga ulap ng pag-asa. Takot na baka sakaling dumating ang punto na tumigil na ang kanilang paghinga. Dala-dala nila ang pag-aalala na walang maiiwan para sa kanilang pamilya kundi masasayang alaala at malamig na bangkay. Tahimik man ang paligid, madilim man ang gabi, patuloy pa rin ang hiyaw ng mga sirena.